Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video, ang i-share ko sa inyo ay yung aking experience sa Camaya Coast, pero na-share ko na siya sa una. Ang i-share ko sa inyo ay yung mga dapat ninyong malaman muna bago kayo pumunta sa Camaya Coast. Kung nakapag-purchase na kayo ng ticket or ng voucher, maigi yon, pero magandang panoorin mo muna to bago ka pumunta doon para mapaghandaan mo din kung anong meron doon or kung anong wala doon. Okay, maganda naman yung Camaya Coast, as maganda talaga siya. And exclusive resort. So sa tingin ko, membership 'yon ng mga may kaya at kaya talagang magpa-member ng isang resort, kasi sobrang laking resort niya and maraming restaurant sa loob, like Yellow Cab, Pancake House, ano pa ba? Madami pang iba, may mga paluto. And puro siya rooms na malaki talaga siya eh. Parang mga yayamanin lang talaga yung pwedeng makapunta doon. Pero kasi sa tingin ko, kaya sila nagbigay ng mga vouchers like 499, and yung pinakamura nila is 299. Siguro yung mga within the area na kung gustong mag day tour. So inopen nila yun sa day tour para yung mga patay na araw, like hindi peak season, kikita pa rin sila at kikita. Kasi kung ititingnan nyo dun sa first video ko, yung kung titingnan nyo dun sa first video ko yung loob ng Camaya Coast na ferry, ang dami namin dun, siguro less than 250 ata kami dun, plus mga bata. Estimate ko lang naman yun, pero hindi ko alam yung eksaktong capacity ng ferry boat na yun, pero sobrang dami namin. So kung average pupunta ka, magbabayad kami doon ng 599, i-times mo yun sa 250, yun yung kita nila sa isang araw, plus yung mga consignor nila doon, like yung mga Pancake House, yung mga food establishments doon, kikita din sila kasi ang mahal po talaga ng pagkain doon. So for this video, i-share ko sa inyo yung una ninyong dapat tandaan, pangalawa, at baka may pangatlo pa, para happy kayo pagdating nyo doon at well informed kayo bago kayo pumunta ng Camaya Coast na day tour. So yun na nga, yung kinuha kong voucher ay 599, pero originally 499 lang yon. Pero kasi yung 100 pesos na additional ay para sa ferry boat. So yun lang yung bayad sa ferry boat. So goods na yon, okay na yon, kasi back and forth na yon. So 599. Mura pa din yon, kasi magkano din ang Splash Island, magkano din, 'di ba? Ang iba pang resort na exclusive dito sa near Manila. And then ang unang-una ninyong dapat malaman ay kung ma-wifi kayo, syempre gusto nyo mag-picture-picture, selfie-selfie, tapos ipopost ka agad ninyo sa social media yung mga hindi makatiis. Katulad ko, pero ligwak ako kasi globe lang ang meron silang globe lang yung meron silang network doon. Walang talk and text and walang smart. So globe and TM lang ang meron silang signal doon. So kung nagbabala kayo, kung wala kayong SIM card, dapat meron na kayong globe. Kung smart kayo at talk and text, so dapat mag-globe na kayo na SIM card, para kasi kung maghapon kayo doon from 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may mga patay na oras na gusto mong maupo lang, ayaw mo mag-beach, so gusto mo mag-post-post na kung saan ka, kung yung gusto mong i-ATM mo yung at the moment. So ayun, dapat ang network mo ay globe. And then huwag ka na magdala, pangalawa, huwag ka na magdala ng alak. Kasi meron dong bar. Yun nga lang, sobrang mahal doon. And kung magdadala ka ng alak, bawal yun, syempre. Meron dong bar sa gitna nung resort na pwede kang shumat shot. Syempre, hindi naman ako nag-try nun, diba? Nakita ko lang doon, kasi hindi naman tayo ma-bar at ma-ano. So,
pwede dong umorder ng alcoholic drinks. Yan. So, wag ka na magbaon nun. Wag na kayong magtago nun dun. Kasi, bawal din yun sa resort. And then, pangatlo, pwede ba magbaon ng pagkain? Well, hindi naman nila dinidisclose sa voucher nila kung may lunch, pwedeng magbaon. I think pwede naman siya, pero wag siyang masyadong obvious kasi ang inaano talaga nila doon, ang pinopromote nila ay syempre mapagbilhan yung mga restaurants doon. Pero siguro kung magbabaon ka, hindi naman yun masama, pero wag mo siyang ipa-obvious kasi merong mga may mga baon din naman yung iba doon. Pero wag naman yung parang nasa beach naman na parang reunion na nasa beach na nasa paper plate pa. So wag ganun. Yung iba nagbaon ng pizza pero nakaayos yung lagayan, hindi siya masyadong obvious kasi para kang mahihiya din dun sa resort kung parang naglalabas ka ng mga madaming pagkain. So enough lang siya for lunch, hindi katulad yung traditional nating pagbi-beach ng family na may pansit, may spaghetti, may inihaw, may menudo, may adobo wag. So mas maganda magbaon ka na lang ng halimbawa Jollibee na chicken and rice, ganun, McDo chicken and rice. Ganun na lang yung gawin mong baon. Huwag mo masyado ipa-obvious kasi nakakahiyan. Mayayamanin yung resort tapos naglalabas ka ng ganun. Pero, kung ayaw mong mahassle at magbaon ng kung ano-ano, meron naman doon. Yun nga lang, kasi nung time na yun, hindi ako nakapagbaon ng pagkain. Hindi ko alam kung bakit. Dapat kasi pupunta ako sa 7-Eleven at magbabaon ng rice at saka kung pwedeng babaon. Malilate na ako. So, yun. Napilitan akong bumili ng pinakamura lang nila na meal, ha? Pinakamura na meal na kanin at saka chicken. So, nagkaabot siya ng 399 pesos. So, 400. So, yun. And then, last, kung meron kayong mga baby na kasama, mga toddlers na kasama, mas maganda meron kayong stroller. So, hindi naman siya hassle dalhin kasi lalo na kung from your house tapos papunta sa seaport dun sa may bago umalis yung barko sa ferry sa Manila, kung meron kayo sasakyan, pwede nyo naman siyang madala yung stroller papunta doon. Yun. Hanggang sa... Kasi meron naman siyang daanan na sementado. So, okay lang yun. Dalhin nyo. At saka, meron pang isa pa pala. Kung kid-friendly itong resort, yes na yes po. So, parang ideal nga siya pag family talaga eh. Tapos meron dong mga laruan ng bata, yun, makakaikot, makakatakbo yung mga bata doon, kahit baby mag-e-enjoy doon. So yun, please like and subscribe to my video sa mga susunod na videos din, and mag-share pa ako ng mga mga travel hacks ko na mura lang na mapupuntahan. Kasi syempre pwede naman tayo mag-travel kahit tipid, basta mag-travel tayo, guys. Bye.